Lagi ba kayong pinapawisan, ha? 3% ng kababayan natin, or more pa siguro sa Pilipinas, more than 3%, laging pinapawisan ang kamay, ang paa, kilikili, singit, kahit mukha, talagang buubuhos yung pawis. Problema ba to? Actually, magiging problema to sa maraming tao. Kasi kung lagi kang pinapawisan, hindi ka makakatrabaho, mahiya ka makipag-usap. Kasi syempre, pag shake hands mo, pawis, di ba? Paano makahawakan yung mga gamit na bibitawan mo? Kahit yung mga basketball player, paano ka mag-shoot, dudulas yung bola or yung baseball bat sa kamay mo? Kaya, meron tayong mga tips kung ano gagawin. Una-una, anong dahilan? Bakit pinapawisan ng tao? Di ba? Bakit may ganyang tao? Number one, pwedeng namamana mo to sa iyong magulang. So, hereditary. So, wala tayong magagawa. Namana sa tatay or nanay. Number two, pwedeng na-stress ka. Marami kang iniisip, marami kang ginagawa. Naglalabas yung katawan mo ng epinephrine, cortisol. Ito yung hormone na pampa-stress eh. Nakaka-stress to. Kaya, pinapawisan ka. Number three, social phobia. Baka takot ka sa tao. Takot ka makiharap, makipag-usap, medyo kulang ka sa confidence, lalo kang papawisan. Number four, pwedeng bumababa ang blood sugar mo. Baka kulang ang kinakain, nalilipasan. Pag mababa blood sugar, kakabhan, pinapawisan. Number five, alak. Dapat iwas tayo sa alak. Kasi yung alak, nakaka-trigger din ng pagpapawis. May connection yun. So, iwas alak. Number six, spicy foods tsaka kape. Pag very spicy, di ba, parang mainit eh. Puro maanghang, di ba, papawisan ka. Kape rin, hindi rin daw maganda. Nakaka-cause din ng sweating ang caffeine. Yung iba, meron mga thyroid problem. Kung meron kang mga hyperthyroid, di ba, yung nanginginig yung kamay, papawisan din. Number eight, menopause. Pag yung babae, edad 50, papunta na doon, magme-menopause, nagkakaroon ng hot flashes, umiinit, tsaka pinapawisan. Delikado ba itong laging pinapawisan? Ang tawag natin dito, hyperhidrosis. Hyper, sobra, hidrosis, pawis. Hyperhidrosis, sobrang pawis. Delikado ba? Hindi. Nakakamatay? Hindi. Iiksi ba ang buhay mo? Hindi. Normal ang buhay mo. Pero, yung saya ng buhay mo pwedeng mabawasan. Hindi ka happy sa buhay mo. Kasi, may mga impact eh, sa buhay natin. Number one, mawalan ka ng confidence. Number two, sa trabaho, baka maka-apekto sa'yo. Ay, isa pa pala, yung laging pawis, pwedeng makuryente. Yarin, meron kang mga mechanical na ginagawa, electrical, makukuryente ka, paano pawis eh? Diba? So, yun ang mga problem. Yung iba, nadidepress, diba? And sa mga paglalaro, sa mga basketball, di ka makahawak, nasa banda ka, sa gitara, sa drums, na bibitawan mo yung drumstick, diba? So, merong mga problema dyan. And financial. Kung gagamutin mo to, mahal din yung gastos. Ito yung tips natin para maiwasan to. Sabi ng mga dermatologists, ano na lang, magbaon ka na lang ng panyo eh. Diba? Hawak mo na lang lagi panyo. Diba? Tapos huwag ka sa mainit na lugar. Dapat sa may aircon, malamig. Diba? Pawis. Punas lang ng punas. Ang iba, nagsusuot ng gloves. Magga-gloves sila. Para hindi sila pa... para hindi lalabas yung pawis. So, gloves, panyo. Second, dapat mag-relax lang. Dapat isipin mo, happy ka lang, makinig lang ng magagandang music. Third tip, pwede ka gumamit ng antiperspirant. Alam niyo yung mga antiperspirant, hindi lang yan pang kilikili, di ba? Pang kilikili yun. Yung antiperspirant, hindi lang sa kilikili, pati sa kamay. Pero bago mo ilagay yung antiperspirant sa kamay, hugas ka muna. Hugas ng kamay, i-dry mo muna bago lalagyan ng antiperspirant. Mababawasan yung pawis. Ha? Bagong tip yan. Yung iba pa, ang tip nila ay sa gabi maglalagay ng antiperspirant. Para sa gabi kasi hindi ka pinapawisan. Hayaan mo muna manuot siya sa gabi para pagising mo, binablock niya. Ano ang trabaho ng antiperspirant? Binablock niya, inaharangan niya yung sweat glands. Yung mga glands na nagpapapawis, tinatapala niya. Hindi, kaya mas bawas yung pawis mo. So, hugas muna. So, yan lang talaga basically. Tapos, iwas tayo sa alak,
sa spicy food, sa kape. Kung meron kayong medical problem, kung thyroid, gamutin yung thyroid. Kung menopause, pa-check up tayo. Baka merong mga hormones sa menopause kung kinakailangan. Kung stress, bawas stress. Kung kulang sa confidence, di kailangan, masasanay tayo, magiging more confident. Saka iwas sa mainit na lugar. Ha? Mainit. Meron ding mga medyo mamahalin na procedure para ayusin itong sobrang pawis. Yung isa, Botox injection, pero mahal eh, tsaka panandalian lang. Meron ding surgery, endoscopic, thoracic, sympathectomy. Ito, pinuputol na yung mga nerves eh, yung nagpapapawis sa'yo, pero ano pa to eh, operation pa to. Tsaka yung operation, mamahalin, and last resort na rin. Diba? Eh, pawis lang eh, papa-opera pa tayo. So, anyway, sana makatulong tong tips natin, paano lalabanan, panyo, bawas stress, mag-gloves tayo, may confidence, at sana makatulong to sa mga antiperspirant, diba na sinasabi ko. So, ito rin yung problema, hindi lang sa pawisin yung kamay, pawisin yung kilikili, pawisin yung singit, eh kung singit, eh, magpalit ka dapat ng underwear. Kung pawisin naman ang paa, medyas na antibacterial, sapatos na mahangin, sabihin yung open air, kung sumo, mag-sandals ka na lang.